Stop YouTubers, magandang araw mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Guys, sa dami na nagtatanong sa atin kung paano ang tamang wires para sa ating car amplifiers at home. Ayan guys, so magpa-vlog ulit tayo or magde-demo ulit tayo. Gagamit tayo ng car amplifier para mapagana natin sa bahay. So syempre kailangan natin ng PCU. Ang kung saan makita nyo sa aking tagiliran, ayan, di ko pa na-unbox. So lumipas ng 14 days para siya ma-disinfect. Ayan, bago natin siya buksan mamaya. At ang PCU ito guys ay sponsored galing naman sa ating Kasangs or ka-DIY na si John Michael Amor Patotoy. Search nyo ang number niya sa Facebook. Ayan, para lumabas ang legit niya na Facebook account sa kanyang Facebook. Ayan guys, at bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. So syempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kaalaman sa iba. At sa mga nagpapa-shoutout, abangan nyo guys sa huling bahagi ng ating video na to. Okay guys, ang video na to ay para sa mga nagtatanong at sa mga baguhan pa lamang na kung saan gusto mong matutong mag-set up ng car audio amplifiers or car audio system at home. Ito na ang video para sa inyo. So ituturo ko sa inyo yung simpleng wirings para mas madali nyo maintindihan. At syempre, isishare ko din sa inyo mamaya ang wiring diagram para mas maintindihan ninyo ang ating wirings. Ayan, let's go. Okay guys, let's go. Let's go. Let's go. Ayan, so bago tayo magpatuloy, unbox natin ang ating PSU para mapagana natin ang ating amplifiers. Ayan, so marami na rin ang gumagamit ng PSU ngayon. Ayan, simula nun tayo ay nag-demo sa mga una nating video na kung saan maraming mga car amplifier na nagagamit na at hindi na naka-stock sa ating bahay. Minsan yung iba na benta na nila yung sasakyan pero may natira pa rin car audio amplifiers. So pinadalan tayo ng tatlong piraso. Ayan. Kung gusto nyo maka-avail ng ganitong klase, PM nyo agad yung contact number na binigay ko kanina. Ayan, so mabilis maubos, nagkakaubusan ngayon. Kaya first come first serve. Ayan, so meron tayong 750 watts. Ayan, 750 watts. So, meron tayong 2,400 watts. Ayan. Ito namang isa ay 2,000 watts. Ayan. Kahit na iba-ibang wattage, so pare-pareho ang size, pare-pareho ang itsura. So, yun nakakadagdag ng pogi point sa ating system. Ayan. Ayan. Good design ng Dell dahil napaka-compact, napakaliit. Madaling i-set up, madaling i-place kung saan natin gusto. Ito na yung in-unbox natin kanina o yung isa sa in-unbox natin. So meron tayo yung 2,400 watts sa PSU. Ayan, so papaliwanag ko sa inyo ang ating wirings. So napakadali lang. Tuturo ko sa inyo bawat linya kung saan papunta. Ayan. At mamaya sa huling bahagi ng ating video ay pakita ko naman ng simpleng diagram para mas maintindihan nyo. Ang guys, unang-una manggagaling tayo sa ating power supply na kung saan i-coconnect natin sa ating
power distribution block. Ayan guys. So gumamit tayo ng power distribution block para mas maganda ang connection ng ating dalawang amplifier. At para dumaan sa ating fuse, ayan yung dalawang blue doon, 60 amperes each. So positive, ayan, papunta sa ating mga fuse. Ayan, kung mapapansin nyo, puro pula, puro positive ang dumaan dyan. So pagdating naman sa ating negative, galing sa ating PSU, ayan, so black lang, walang fuse dinaanan. O diretso na sa ating mga amplifiers, ayan. So yung maliit doon sa dulo ay papunta sa ating car stereo, ayun. Makikita nyo. At pagdating naman sa positive, positive papunta sa positive ng ating 5-channel lamp. Positive papunta naman sa mono. Ayan. At may pula doon na isa para sa car stereo, ayun yung maliit. So pinasok ko na doon para mas malinis tignan. At ito naman ang ating remote switch. Ayan. So independently, kinunik ko siya sa isang bakanteng or sinama ko siya sa positive ng car stereo. Ayan. Para papunta naman sa remote ng ating mga amplifier. Ayan, sa gitna. So para pag-switch natin, magkakaroon ng voltage na papasok sa remote at mag-on ng ating dalawang amplifier na ito. Ayan. At ang ating car stereo naman ay mayroon sariling switch. Ayan lang, ganun lang kasimple. So ito, mga speaker wire. Ayan. So madali na lang yan. Malamang madali nyo nang masundan yan sa pagkakabit ng speaker wires. Ayan, pagdating naman sa ating input. Gumamit tayo ng mga Y connector. So tanggalin natin para mas malinaw. Ayan. So gumamit tayo ng Y connector RCA 1, 2, 3, 4, 6. Ayan, 6. So ang connection nito ay ganito lang. Ayan. Yung upper ay magkakasama. Ayan. So dahil tatlo ang input ng ating 5-channel amplifier, so kailangan natin ng tatlo naman para sa kanyang left channel. Ayan. So pagdating sa dulo, pinag-isa lang. Ayan. Ganito lang ang setup. So Y connector, dalawa. Ayan. So ito yung isa. Ayan. So itong tatlong input RCA ay kukonek laman natin sa pula. Ayan, sama-sama sila. Ayan. At pagdating sa dulo, naging isa. So ganun din naman sa ating left channel. Ayan. Ayan, left channel natin naging isa na. So ayan, natapos na tayong i-connect ang ating mga RCA galing sa ating 5-channel amplifier. Ayan, so ma-extra tayong dalawang Y connector para naman sa ating mono amp. Ayan, at para mapagsama natin ang ating signal galing dito, papunta dito. Ayan, ma-distribute natin. So connect natin yung isang RCA galing naman sa ating Y connector sa left channel. Ayan. So dahil puti ito, sa puti natin nasasaksak. Ayan. Baliktad. Pagdating sa brand dito, puti na sa ibabaw. At pagdating naman dito, na sa ilalim. Ayan. So ito namang isa, red. Ayan. So pagdating naman dito, saksak natin din sa red. So wag nyo nang tignan yung kulay ng ating RCA. Basta ang importante, sama-sama yung left. Left, ayan, at left ito, nasa ilalim. At right naman ay ibabaw. Pagdating naman sa kabila, ay ilalim ang right. So ngayon kukonek natin sa ating auxiliary ng ating car stereo. Ito siya.
So ito ay nakasaksak sa ating car stereo. So right channel red, ayan. Ang left channel naman ay puti. Ayan guys, so ganyan lamang kasimple, ganyan lang kadali. So pakita po yung ilalim ng ating car stereo. Ayan yung ating car stereo, ayan. Isa sa pinakamurang Pioneer car stereo na may Bluetooth na. Ayan. So tingnan natin sa ilalim. Kung makikita ba. Ayan, so gumamit tayo ng regular na RC jack, male to male, papunta sa ating auxiliary ng ating car stereo. Ayan, sa silong. So dito siya nakasaksak. Ayan. At ang switch naman natin, ayan, sa ating car stereo. So nilagyan ko siya ng switch para independently on off natin siya. Ayan. Siyempre may fuse. Ayan. So ang ayan guys, so ganoon lamang kasimple ang ating wiring sa mga nagtatanong dyan at sa mga gustong matuto. At pakita ko lang pala sa inyo yung kung saan nakakabit ang ating mono amp. Ayan. So gumamit tayo ng Royal cord para sa kanyang speaker. Ayan. Punta sa ating dalawang BL box. Ayan, itong dalawang malalaki. So pinagsama natin yan. Dalawang 15 inches subwoofers. 500 watts RMS isa. Or 1,500 maximum. Ayan, so pakita natin sa likod. Kung makikita ba. Ayun. Ayun. So pinaralel natin. Ayun, connected dito. Itong dalawa sa taas ay na-connect sa ating mga 5 channel na amplifier na 300 watts RMS by 1. Ayun itong 5 channel. Channel 5, I mean. Yan ay naka-parallel din. So pinagsama natin yung dalawang sub. At ang natitirang 4 channel sa ating 5 channel amplifier ay connected naman sa ating isa, dalawa, ayan. 1, 2, 3, 4. Ito siya. So lahat nakasalang ang ating or nakakabit ang ating mga speakers. Okay, mag-sound test naman tayo. Tignan natin kung okay ang voltage or stable ba ang voltage ng ating PSU. Ayan guys. So ito yung isa sa ating nakuhang PSU kanina. 2,400 watts. At mamaya test na rin naman natin yung pinakamababa na wattage na 750 watts. At kukonnect natin siya dito sa ating isang amplifier lang. Ayan. So suitable lamang siya sa isang amplifier kapag 750 watts. So yung mga DIY, natapos na nating pakita ang ating wirings. So ngayon naman, sound test tayo. Ayan. So gagamit tayo ng cellphone connected naka-bluetooth sa ating car stereo. Ayan, para mas less wire ang ating gamit. Papunta sa ating car stereo. Ayan, para magkaroon tayo ng volume. At matimpla natin na syempre ang treble bass. Ayan. Sound natin. Napaka-compact sa kanyang wattage. Output voltage ng ating PSU ay 12.3. So improvise natin. Yeah.
Okay, natapos na natin i-test ang ating 2400 watts na PSU. So ngayon naman, i-test naman natin yung ating mas mababa na pang 4 channel. Ayan. Itong 750 watts naman i-test natin para sa ating 5 channel amplifier. At syempre itong mono natin na hindi natin gagamitin. So tatanggalin lamang natin yung kanyang remote para hindi siya mag-on. Ang mag-on lamang yung isa. Ayan, yung mahaba. Palitan natin itong PSU ng mas mababa. So ito yung kakabit natin ngayon. So medyo maliit yung pagkabalat sa dulo. Balatan ulit natin. Konti. Ayan. So ayan mga ka-DIY, huwag natin kalimutang lagyan ng tape yung dalawang terminal. Ayan, dahil naka-expose siya. Ayan. So, para lang hindi lang naka-expose. Ayan. Mas safe tayo. Okay guys, ang model nito ay E750E-S1 positive. Negative, ayan, positive, negative. So sa mga gantong wattage ay pwede ng gauge 8, ayan, na kung maaari ay pure copper ang ating ilalagay. Kapal natin. I-disable natin itong mono natin dahil hindi kakayanin kapag itong gamitin natin sa dalawang amplifier. Siyempre, huwag natin kalimutan lagyan ng tape. So, ngayon nakalagay yung ano natin, 5-channel amplifier. So, una huwag natin tanggalin yung channel 5, which is subwoofer. Ay, nakakabit sa taas na GBL natin. Tignan natin kung kakayanin. Ayan, pero ang pinaka-advisable dyan na 4-channel amplifier lamang. So, titest lang natin ng konti kung bababa yung voltage niya. So, tatanggalin na natin itong isa. Ayan. Pwede na tayong dumirekta dito kapag wala to. So, tanggalin natin yung jack. Direkta na natin dito sa ating... Fed channel amplifier. Ayan. Connected sa ating car stereo auxiliary input. Ayan. So ang voltage ng ating PSU ngayon ay 12.2. Ayan, mas mababa siya ng 0.1 sa nauna kanina. Thank you.
dito na nagtatapos guys ang ating video na to. So maraming maraming salamat sa mga nanood hanggang sa huli. Ayan, so notice natin ang ating 750 watts na PSU. So napansin natin halos hindi bumababa ang kanyang voltage na 12.2. Ayan, napaka-stable niya. Nilakasan natin, umabot sa 113 ang ating decibel meter. So in person, napakalakas yan. Halos mabingi ako kanina. So napakaganda ng PSU na to guys. Sa mga nangangailangan ng PSU, kontakin nyo lang yung binigay kong number kanina. At shoutout sa sponsor ng ating PSU na to. Actually, tatlo ito. So dalawa muna ang ating dinemo or pinagana. Ayun guys, shoutout muna tayo. Shoutout kay Elvin Martinez from London. Ayan, kay Joma Rostria, kay Rian Mark Gabaton, at kay Ann Abulok. Ayun guys, shoutout sa inyo. Yung binigay ko kaninang diagram ay sana naintindihan nyo. So, ganun lamang kasimple. So, sa may mga katanungan pa, dagdag ka laman, guys. Just comment down below. Ayan, para ma-address natin yung mga katanungan nyo. Ayan. So, yung test natin kanina na una sa ating PSU na 2,400 watts ay more on bass or low frequency na kung saan ginamit natin ang ating dalawang amplifier kasama ang dalawang BL soap sa baba. Ayan. So ngayon, sa pangalawa to 750 watts ay ginamit lamang natin ang ating 500 channel na amplifier at hindi kasama itong dalawa sa baba. Ayan. So ito lamang pinagana natin sa kanyang channel 5. Ayan, subwoofer. So hindi ko expected na makakayanan niya na hindi bababa ang voltage dahil sa 5 channel ang pinagana natin. So maganda ang output niya, solid, maganda ang capacitor sa loob na kung saan nagre-restore pa ng power. Ayan, kaya hindi bumababa. So doon humuhugot ng bigla ang labas ng power ang ating amplifier. Kaya hindi bumababa ang voltage niya. So ibig sabihin maganda ang design ng Dell na ito. Okay guys, shout out sa ating sponsor na si John Michael Amor Patutoy sa pagpapadala niya ng PSU na to. So actually tatlo ito, dalawa muna ang test natin dahil sa sobrang haba na ng ating video. Okay guys, at muli, ito ang inyong lingkod, Alex O, na nagpapaalala, if you are not perfect, do it yourself.